Inililipat nila ang bawat parte ng katawan ng tao sa ibang katawan sa maruming lugar. At ang matindi pa, pinag-iisa nila o ginagawa nilang twins ang dalawang tao. Paano kaya ito nangyari? Tinatahi nila ang katawan at saka pinagdidikit gamit ang nitrogen. Grabe, no? At ilan lang yan sa mga nakakakilabot na katotohanan tungkol sa masasamang eksperimento ng mga Nazi doktor. Ang kwentong ito ay totoong nangyari, kaya naman marapat lang na usisain mong maigi ang bawat detalye dahil nakakakilabot ang matutunguhan yung kwento sa video na ito. Kaya naman simulan na natin. Noong Second World War, mas matindi ang dinadanas ng mga bilanggong sundalo kumpara sa mga ordinaryong taong nakukulong sa concentration camps. Ang mga Nazi scientists ay walang awang pinag-eeksperimentuhan miski matanda, babae o kahit pa mga bata. Sa panahon ng digmaan, lahat ng klaseng mapanakit sa mga tao ay ginagawa sa mga bilanggo sa loob ng concentration camps. Halimbawa, sa laboratorio ng University of Strasbourg ay gumawa sila dito ng kanilang sariling laboratorio at tinawag nila itong Reich Universitat, kung saan dito mga skeleton ng mga tao ang pinag-eeksperimentuhan. At para magkaroon sila ng mga test subject, ay kumitil sila ng 86 na mga Jews para pag-aralan ang mga katawan. Dagdag pa, ang kanilang mga pinatay na mga Jews ay hinihiwalay nila ang ulo sa katawan at ilalagay nila ito sa isang special na lagayan na may preservative solution at ginagawa nila ito para sa iba pang eksperimento. At lahat ng ginawang ito ng mga Nazi doktor ay nadokumento. Salamat sa mga nakasaksi nito. Sa kabilang banda, meron pa nga itong libro na mayroong pinamagatang Beyond Human Endurance. Nakapaloob sa libro ang pagka-survive ng mga babae sa concentration camp. Meron pa ka ditong nakasaad na may isang babaeng Ukrainian ang tinanggal ang braso gamit ang blade ng mga Nazi. At nilipat nila ito sa isang taong pinutulan din nila ng braso. At bukod pa, hindi lang iisang tao ang nakaranas nito, meron pang iba. Di lang braso ang tinatanggal dahil pinuputol din nila miski ang binti ng iba at nilalagay din sa ibang katawan. At pag nahihirapan ka na, tuturukan ka na nga nila ng injection na merong lethal dose na Evipan. At kung nanginig na ang laman mo dyan, ay mas magigimbal ka dito. Ang mga prisoner ng Nazi doktor ay binubuksan din ang katawan ng mga tao at pinagbubuhol-buhol nila ang mga internal organs ng mga ito. Ginagawa nila ito para sa eksperimento, inaalam kasi nila na kung mayroong itong maidadagdag na abilidad sa tao. At dahil sa mga eksperimentong ito, marami talagang mga binabawian ng buhay. Karamihan sa mga namamatay ay dahan-dahan at ang iba naman ay namimilipit sa sobrang sakit bago bawian ng buhay. Ganun pa man kung bilanggo ka ng Nazi at may kapansanan ka ay mas lalo ka nilang papahirapan. Halimbawa, ang Dachau Concentration Camp ay pinasadya talaga nilang ipagawa para sa isang eksperimento. Narito ang silyadong chamber na may low at high pressure. Ipapasok nila dito ang halos 15 na katao at isasara nila at pagkatapos itataas nila ng mabilis ang pressure sa loob ng chamber. At magiresulta ito sa mga tao ng mabilis na pagbaba ng kanilang mga blood flow dahilan mahihirapan na ang oxygen na makapunta sa puso at sa iba pang mga organs. At matapos niyan, mabilis naman nilang ibababa ang pressure. At ang resulta naman nito, maapektuhan ito ng gusto ang circulation ng mga organ, especially ng utak. Ang mga bilanggo dito ay wala nang magawa kundi sa bunutan ng kanilang sarili, ibaon sa kanilang muka ang kanilang kuko sa kamay at iuntong ng maraming ulit na lang ang kanilang ulo sa pader hanggang sa bawian sila ng buhay. Noong mga panahong yun, ng isa sa mga gas chamber ay kayang kumitil ng halos 800 na katao ng isang idlap. Sa kabilang banda, ito naman ang Auschwitz concentration camp kung saan mayroon ditong mas malalaking chamber at milyong tao ang binabawian dito ng buhay. Ang tanong, may nakasurvive ba dito? Meron naman pero iniiwan na lang silang mga baliw o kulang na sa pag-iisip. Ito pa ang isa sa makapanginiglaman na eksperimento sa Dachau. At si Hans Eppinger ang isa sa mga scientist ang nanguna rito. Gumawa siya ng 19 mga Romano na kulang sa tubig at pagkain. At pinainom niya ang mga ito ng tubig dagat. At ang resulta, mas lalong nakadama sila ng pagkauhaw at ihi sila ng ihi. Dahil ang asin ng tubig dagat ay katumbas na ng 4 times na asin ng buo nating katawan. At ayon kay Joseph Tofening, isa sa mga survivor dito, ayon sa kanya sobrang grabe ang ginawa sa kanila.
Sobrang grabe, sinisipsip na nga nila miski basahan ng banyo, makainom lang ng maayos na tubig. At karamihan sa kasamahan niya ay nasira ang mga internal organs at namatay. Pero teka, meron pang mas lulupit dyan. Ang isa sa pinaka nakakatakot dito ay ang extreme temperature. Ang mga bilanggo ay papahubarin nila at ilalagay nila sa isang silid na mayroong negative 25 degrees Celsius na lamig na temperatura. At 15 hours sila ditong ilalagay at sa kada oras na lumilipas binubuhusan pa sila ng baldeng malamig na tubig at minsan naman baldeng puno ng yelo. Hindi sila basta-basta mamamatay dito, bakit kamo? Tinuturukan kasi sila ng tonic bago pumasok sa may silid. Ito ang gamot na hindi ka basta-basta malulunod. At sa uli, pag wala ng bisa ang turok, dito ka na mamamatay. Ngayon, heto pa. Ang pinakamalupit sa kanilang lahat ay si Joseph Migueli. At sa loob ng mahabang panahon niyang pagtatrabaho, ay daan-daang libo ng tao ang naging biktima niya at karamihan sa mga ito ay mga bata. At dahil dito, binigyan siya ng alias na Angel of Death. Pero sinabi niya sa mga bata na tawagin siyang Uncle Joseph. At habang nasa loob sila ng concentration camp, gumawa siya dito ng kindergarten para sa mga bata. Pinapakain niya ito, binibigyan niya ng candy at mga laruan. Dahil nagpapanggap siya sa mga bata na siya ay isang mabuting kaibigan. At matapos ng maganda niyang pagtrato sa mga bata, ay sinabak niya na ito sa eksperimento na sa huli magriresulta ito ng kamatayan. Si Joseph ay humaling na humaling sa pag-aaral ng mga kambal. At ayon sa mga naka-witness na sobrang humaling ni Joseph dito ay kapag mayroong pinapanganak na batang hindi kambal ay agad niyang binabawian ang buhay. Siya si Eva Moz, survivor sa ginawang eksperimento ni Joseph. Ayon sa kanya, 3 times a week pinatali sila sa kamay ng doktor para di makadaloy ang kanilang dugo. At saka kukunan sila ng dugo sa kaliwang braso at pagkatapos tuturukan naman sila ng 5 turok ng substance sa kanang braso. At matapos nito, pinagkukumpara ang vitals nila ng kapatid niyang si Miriam. Sobra talagang obsessed at interesado si Joseph sa pagkakaiba ng identical at fraternal twins. At sa kabutiang palad, ang magkapatid ay nakasurvive dito. Pero ang kalusugan nilang dalawa at ang trauma na nangyari sa kanila ay dinala nila habang buhay. Ngayon pa man, di pa dyan nagtatapos. Nakuha rin ni Joseph turukan ng chemical ang mata ng mga subject para malaman niya kung kaya ba nitong mabago ang kulay ng mga mata ng subject. At heto pa, gumawa rin siya ng twins. Oo, pinagdikit niya ang 2 bata para makagawa siya ng Siamese twins. Ang 2 batang ito ay namatay matapos ng eksperimento dahil sa infection at sa sobrang sakit na pakiramdam ng maraming araw. Kakaiba talaga ang mga Nazi noon. Sila'y pumapatay ng maraming tao dahil hindi naman sila paparusahan dito. At ang nakakagulat pa sa laboratorio ni Joseph, narito ang napakadaming mga mata ng kanyang mga naging biktima. Ngayon bukod pa dyan, meron pang kakaibang technology noon ng mga Nazi para kumitil ng mga tao. 6 na buwan pagkatapos magsimula ang digmaan, gumawa ang Nazi ng gas chambers na walang butas kahit saan. At pinapasok nila dito ang mga tao at saka isasarado at ipapasok ang nitrogen gas. Ang nitrogen ay papasok sa respiratory system mo dahilan bababa ng gusto ang oxygen sa katawan ng isang tao at dahang-dahang babawian ng buhay. Ang isa sa mga nakaligtas dito ay si Mosh Peer. Sa edad niyang 9 hanggang 11 ay bilanggo siya sa may Bergen-Belsen concentration camp. At ayon sa kanya, 6 times siyang nakaligtas sa loob ng gas chamber. Di niya alam kung paano ito nangyari. Saan pa nga niya, nakita niya mismo kung paano bawian ng buhay ang mga katabi niya dahil sa may suffocation. Pero napakalaking katanungan nga dito, bakit ba ito lahat ginagawa ng mga Nazi? Simple lang, ayon sa ibang mga source, ayaw na ayaw ng mga Nazi na masasayang lang ang kanilang mga bala sa tao. Kaya naman gumagawa na lang sila ng paraan para kumitil ng mga tao at dagdag pa, mas nakakatipid daw sila dito. Ngayon ikaw, anong opinion mo sa kademonyohan noon ng mga Nazi? Comment down below.